And welcome back to my channel. So for today's video, meron akong i-share sa inyo itong isang bagay na to na talaga namang napaka-special. Charot. Hindi kasi ano talaga to, pinagpuyatan ko talaga. Pinagpuyatan ko in a sense na talagang hinantay ko yung sale ng Lazada. Hindi talaga ako natulog agad, hindi siya check out yung mga kuskulwela kasi sabi ko sa kanya, kailangan ko na talaga to. So, hinantay ko talaga, nag-countdown ako. Tapos, na-check out na siya. Tsaka lang ako nakahinga ng maluwag. Tsaka nakatulog. Pero bago ko ipakita sa inyo, gusto ko muna mag-shoutout kay Just Molly for my earrings. Ayan. Ganda, no? Okay, so, nabili ko siya. Check siya sa Instagram. Lalagay ko sa description box yung account niya sa IG. Sa kanya ko nabili itong earrings na ito. Actually, maganda yung mga gawa niya. Gawa siya sa clay. So, hindi siya pwedeng mabasa. Tapos, yung part nung binayad ko, nung binili ko to ay donate dun sa mga nasalanta ng Bagyong Ulysses. So, thank you sa Just Molly kasi nabili ko yung gusto ko and then nakatulong pa ako. Ayan. So, hindi natin papatagalin. Papakita ko na sa inyo kung ano yung nabili ko sa Lazada. Okay? Okay, so ito yung nabili ko na item sa Lazada. Ayan, it says here, Marks. Yan yung brand niya. It's a Canadian brand actually. So makikita nyo naman meron pang maple leaf. Ayan. And then, ayan, nakalagay naman dito, disinfected. This product is disinfected before packed. Ayan. So, itong Marks na dish sterilizer na to ay merong dalawang cabinet. So, upper cabinet and then yung lower cabinet. So, 7 cubic feet ito. Ang material nito gawa to sa glass and stainless. Okay? And then, ang net na volume daw na nakalagay dun sa manual niya is 132 liters. Yeah. So, 7 cubic feet made of stainless. And then, how it works is that, bukas natin. Buksan natin. Ayan. I'm not sure if you can see kasi may laman siya. But inside, there is yung UV light na ginagamit pang sterilize. Actually, na-realize ko, yung filter namin ng tubig, meron din palang UV light. Ayan. Ayan. And then sa baba, actually, ito mainit pa kasi katatapos lang namin siyang gamitin. Ayan. So, ayun siya. Ayan yung kanyang mga ilaw. So, malaki talaga yung capacity nito. Actually, nung inayos ko tong pantry namin, nasabi ko talaga na kailangan ko ng bumili ng bagong dish organizer. So, naghahanap talaga ako pero wala akong makita. And then, nagpunta kami one time sa handyman and then we chanced upon this dish sterilizer. Pero hanabishi yung tatak. Maliit lang siya. Siguro ito lang, itong lower part lang, yung lower cabinet lang yung laki niya. Tapos 8,000. So, namahalan ako. So, nung pag-uwi namin, naghanap ako kagad, nag-google ako. Tapos, ang lumabas na una talaga, ito. So, chineck ko siya. Pag-check ko sa Lazada, nakalagay doon, magsisale siya ng 11.11. So, inantay ko talaga siya. So, from 9,200 na original price, naging 7,360 na lang siya. Yan. So, medyo, almost 2,000 din yung natipid namin. So, hindi na masama, di ba? So, ito, as you can see, dito sa may bandang taas, we have here the power button. Ayan. So, if you click that one, bubukas na siya. And then, ang gusto niyo lang namang gamitin or sterilize is yung mga nasa taas. You just have to click this one. And then, ito po ay timer. So, kung gusto niyo mas mababang oras, yan. So, 60. And then, we also have 45. And then, 30 minutes. Ito yung pinakamaiksi. Ayan. Tapos, kung gusto nyo naman ding sterilize yung baba, kailangan nyo lang din siyang i-click. Ayan. So, hanggang gusto nyo pareho silang 30 minutes. Depende siguro sa dami ng laman. Konti lang naman yung laman niya. Ayan. So, patayin na natin siya. Ayan. Sabi dito, it takes about 20 minutes para ma-sterilize siya. Okay? And then, itong taas, ang init nito ay 50 degrees Celsius. And then, itong sa baba hanggang 130 degrees. And because of that, dito lang sa taas pwedeng maglagay ng mga plasticware. So, kaya nandiyan yung mga feeding bottles ni Dad. Kasi si Dad ay dumidede pa sa bote. So, ayan. So, yung mga plastic nandiyan sa mga kutsara tinidor. And then, mga sandok-sandok. And then, dito sa baba,
nandito yung mga ceramic and then yung glass. Ayan. So just make sure lang daw na hindi mo siya ididikit doon sa mismong wall ng unit. Ayan. So dapat nandiyan siya sa tray mismo. And then actually yung hinahanap ko sana talaga yung dish dryer na rin. So nung nakita ko dumating, hindi pala siya dish dryer. Medyo nasad ako ng konti kasi kailangan ko pa rin siya. Meron naman kaming dish rack na pwede mong gamitin para ipang dry ng mga tableware. Yun lang ang hinahanap ko sana, yung pagkahugas ko, parang didiretso ko na dito para ito na yung magtutuyo. Kaso hindi pwede kasi masisira siya. So, kailangan, bago mo ilagay dito yung tableware na i-sterilize mo, kailangan tuyo na siya. Kasi hindi rin siya pwedeng mabasa ng tubig kasi madadamage yung loob niya. And then, after mo siyang gamitin, so, kunyari, nagamit mo na siya, diba? Tapos na siya. Like, nagka-countdown naman eh, itong timer na to. Magka-countdown naman yan kapag tapos na. So, you just have to wait mga 20 minutes after niya matapos mag-sterilize bago mo siya buksan. Kasi pag hindi, pag binuksan mo kagad, mainit siya. And then, kung hindi mo siya gagamitin or pagkatapos mo siyang gamitin, make sure din na i-unplug mo siya from the outlet. 220 naman to, yung ano niya. Tapos yung power input niya, ano ba yung nakalagay? 750 watts? Tama ba yung pagkakaintindi ko dun sa ano? Dun sa manual niya. Ayan, hindi kasi ako masyadong techie. So parang inintindi ko lang siya kung ano yung pagkakaano ko dun. Ayan, so actually pwede na rin siya. It's good to to use as dish organizer kasi nga malaki. Ayan, so I believe magkakarulit ng sales si Lazada ngayong 12-12. So if you want to buy, you can go ahead and check their website at hanapin nyo na rin, tapos bantayan nyo na rin para makuha nyo siya ng naka-sale. So, ayan siya. Ayan, napaka-sleek ng kanyang design at nakakatuwa kasi may salamin siya. Sabi ni Toby, Mami, parang ref. Ayan. Okay, so yun lang naman po. And if you like this video, please give it a thumbs up and then pa-share and subscribe na rin po. And I'll see you in my next video. Thank you! Bye!